Napansin ko kay ADV meron siya naka-store na DTC or error code dun sa may ABS kapag nakasaksak yung SCS connector. Kasi kapag normal yan, dapat pag nag-on yung ABS, naka-on lang. Etong sa akin, nagbi-blink siya. Yan. Kapag lang nakasaksak yung SCS connector. Pero pag hindi na nakasaksak yung SCS connector, ito. Okay naman siya. Yan, naka-on lang yan. So mamatay lang yan pag pinandar mo na or tumatakbo na yung motor. Kumbaga may naka-store lang sa kanya na DTC. Chinek ko na yung mga fuse ng ABS. Dalawa kasi yan. Isang 15 amps tsaka isang 5 amps. Okay naman siya. Hindi naman siya pumutok. Chinek ko na rin tong sa ABS sensor. Pati yung mga wire niya. Wala namang ngat-ngat ng daga. Wala namang putol. Hanggang dun sa loob. Chinek ko yan. So ang gagawin ko nga, i-delete ko yung DTC or yung error code ng ABS natin na naka-store. Saksak natin tong SCS connector sa DLC or yung data link connector ng motor. Ngayon para ma-delete natin yung code, bigayin natin yung brake lever either front or rear. Full press. On natin ang ignition. Tapos bitawan natin. Pag nag-on, piga ulit. Tapos mag-off yan. Pita ulit. Yan, nagbiblink na nang 3 times. Okay na. So off natin. Tapos check natin kung andun pa yung error code kapag nakasaksak yung SCS connector. Yan, wala na yung error code. Na-delete na natin. Naka-steady na lang yung ABS. Bunutin na natin yung SCS connector. Bike na natin to. Ito pala yung pang reset ko ng pang beat tsaka click. Kasi ito yung kasama ng ADV na pangtanggal ng fuse nya. Check natin. Kailangan naka-on lang yung ABS nyan. Yan. So pag umandar na, saka siya mamatay. Okay na. So ganun lang yung pagdi-delete ng DTC or yung error code ng ABS kapag nakasaksak yung SCS connector. Pero yun, kumbaga naka-store lang yun na error code. Kumbaga okay pa rin talaga yung ABS system natin. Malalaman nyo may problema yung ABS kapag halimbawa hindi naman nakasaksak yung SCS connector. Pero pag start nyo ng motor or pag on nyo na ignition, nagbi-blink-blink na siya.